Hi guys, welcome back to another vlog. It's still our third day here in Fukuoka, Japan. And the night is still young and so are we. 11 o'clock ngayon guys ng gabi. The night is not so young anymore, but we are young. Char! And for today's video, since marami pa tayong energy guys, sige na, pumunta na tayo ng Don Quixote. Third day and last night na natin ngayon dito sa Fukuoka. Tomorrow ng gabi uwi na tayo guys. And mag-check out na tayo tomorrow ng lunch, diba? So tara guys, sadly, ang pinakamalapit na Don Quixote sa hotel kung nasa saan ako is yung sa Don Quixote Nakasu. Malapit siya dun sa Nakasu Kawabata Station ng Airport Line. If you remember, pumunta tayo dun yesterday tapos nag-Canal City tayo. Dun malapit yung Don Quixote. But good thing guys, sa Don Quixote, 24 hours silang bukas. So kahit na 11 o'clock, makakapag-shopping tayo. Pababa na ako guys, unfortunately. If magre-register sa GoTaxi app, kailangan ng Japanese number. Eh wala ako nun, di ba? Yung SIM card na nakuha ko ay all data SIM lang. Kaya, hindi ako nakapag-book. Try na lang natin mag-abang ng taxi sa labas. If wala talaga, saka tayo mag-trend. Kung may trend pa, sana meron pa, no? Kung wala, taxi talaga. Mag-aabang talaga tayo ng taxi sa baba. Ito na yung elevator, guys. Init ng elevator dito. Ayun, may konting ano naman, hangin. Iba talaga ang summer. Pag winter dito guys, kahit nasa elevator, nanonood yung lamig pag walang heater. Nakaka-miss. Anyway, sa October, malamig na pag pumunta tayo. Ayun na, nasa labas na tayo guys. I guess mas malaki yung chance kung dito tayo mag-aabang sa kabila. Kesa dito sa hotel natin sa Central. Ayun o, oh, may mga naka-hazard na taxi. Tapos doon sa kanto, may mga dumadaan din. Baka mas may chance tayo makapara dyan. Yun na guys, nakasakay na tayo ng taxi. Ginugol ko lang yung address tapos in-input niya sa system niya. Then, okay na. Let's go. May pa TV pa. Ang dami niyang monitor, no? Sige, bago tayo pumasok sa donkey, mag-explore muna tayo ng kaunti dito sa area na to. Kasi parang marami pa siyang something-something. Ay, Matsuya guys! Di pa tayo nakakain ng Matsuya, no? Kasi puro Yoshinoya tayo nung nakaraan. Tonkatsu Matsunoya. Ay, ito pala yung Subway guys, oh. Yogi yang go, yope yang go. Kaya na Matsuya. Wala, hindi pa tayo nakakain Matsuya. Kain kaya tayo. Nagutom bigla, no? Dami ng tao dito, ha? Guys, ito pala yung ano. Ito yata yung the headquarters of Ichiran. Yeah, itong street na to oh, reminds me of Kabukicho in Shinjuku. And wow, buti na lang nag-explore pa tayong konti. Kasi tignan nyo guys, yung may kulay pula, isang buong building ng Ichiran. Kasi di ba ang Ichiran ay dito nagmula sa Fukuoka? Sa Osaka, di ba? Maliliit lang in Tokyo. Pero dito guys, isang buong building ng Ichiran. Anong say nyo? Although, sa mga nakakain kong mga authentic na ramen, guys, hindi kasama si... I mean, wala siya sa top. Pero hindi ko lang alam dito sa Fukuoka mismo kung ganun din ba yung lasa, no? Oh, okay. Sabi na eh. Sobrang lapit nga natin sa Canal City, Hakata, guys. Ayun yung Canal City, oh. Tapos remember yung pinag-inuman natin yesterday, the bridge? Na may mga yatay stalls. Diba? Yan lang pala yun. Yan ang Canal City. This is the river. Guys. And, ito lang ang Ichiran. The Ichiran headquarters. Tapos, kung sumusobra na kayo sa ramen, andyan lang anytime. Char!
Yun lang pala yung sabi na yun. Sabi ko palang familiar sa akin yung place. Yun lang ang ganda ng mga taxi dito sa Japan, guys. So, lang ganda talaga sa Japan kahit gabi na. Kung pwede lang mag-explore ng 24 hours sa Japan, gagawin ko, guys. But hindi pwede. Kailangan natin mag-rest, syempre. Rest is an essential part of traveling. Tandaan yan, guys. Tawid na tayo ulit. Tignan nyo, guys, yung tawiran natin. Ganyan lang kaikli, oh. Ilang steps lang, di ba? Pero may stoplight pa. Kasi nga, may mga dumadaang sasakyan. Alam nyo, guys, alam po na bakit ko na to sa Osaka vlogs natin or sa Tokyo. Yung mga Japanese talaga, sobrang disiplinado, guys. Like, hindi talaga nila tatawirin yan. Whatever happens, kahit nakaunti lang yung distance yan, as long as nakastop siya, hindi sila tatawid. Kasi na-experience ko kanina doon habang naghihintay. Ako, tapos may dalawang Japanese na ladies, tapos may dalawang, hindi ko alam kung Chinese sila or Korean. Ako naghintay. The Japanese naghintay, pero yung dalawang guy, tumawid talaga sila, guys, kahit na nakastop. So yun lang, share ko lang. Pagdating ko, sabi ko, Japanese tong dalawa. Kaya talagang whatever happens, hindi sila tatawid. Gano? Yun lang, share ko lang. Buhay na buhay tong street na to, guys. So, kasi diretso niyan, Canal City, eh. Tignan niyo yung pangtawiran nila, nakaka-relax yung tunog. Yung pew! Pew, pew, pew! Diba? Sige, balik na ulit tayo sa ano, guys? Sa Don Quixote. Ang ating main purpose talaga. Ngayon na, guys, pasok na tayo sa Donkey. Japan tax-free shop. Kuha tayo nung tinutulak. Ito, guys, parang gusto kong bumili ng power bank. Nag-isip kasi akong bumili dahil ang bigat ng power bank na dinadala ko, diba? Parang 30,000 mAh yata yun. Pero ito 5,000 lang kasi mababa lang. So kayo mataas-taas, pero magaan. Hanap pa tayo. Itong mga to, chips. Ay, ito yung masarap na pang season sa salad, guys, oh. Sesame dressing ba to? Nakain ako niyan nung sa hotel sa Nagoya. Ang sarap, eh. Yan o, yung ganito kalaki. Ang mura dito, oh. 500 lang yung mahal dito sa Shopee. Ay, 500 yen, I mean. So, 200 pesos. Sa Shopee yan, guys. Doble, 400 pesos sa Philippines. Pero mabigat kasi sandalin, no. Ito pa lang, 100 ml na, eh. Yan, mga maleta, guys, oh. So, kung nagpaplano kayong bumili ng maleta, meron sa Donkey. Yan yung mga prices nila. Ang dami pa rin yung face mask dito. Kasi yung mga Japanese sanay talaga sila mag-mask, no? Even before pandemic pa. Haribo, oh. Ito, mga damit. Ayan. Mga cutesy-cutesy damit. Cosmetics. Oh, the skin care. Sikat din to, guys, yung Hadalafo. Toner, moisturizer. Yan, dami. Perfect whip. Lagi ang dami perfect whip sa Donkey, no? Yan pa ang mga perfect whip. Ano kasi yan, eh? Facial wash na ano, gentle sa skin, kaya malaming bumibili yan. Ayan, puro cosmetics dito, ang dami. Cosmetics color, eh, no, big sale. Mumura, oh, 598, 600, 'di ba? Oh, ito mga eye makeup, ang dami. Self nail. Yan na, mga fake nails, ganun. At dito tayo napunta sa mga makeup.
Ito yung mga false eyelashes. Ay, hindi pala siya false eyelashes. Mascara. Ayan. Oh, ito, whenever I'm in Donki, I always make sure to buy nail cutters, guys. Kasi ang gaganda ng mga nail cutters dito sa Japan. Okay, guys. So, apparently, itong Donki, per floor pala. Tapos, yung mga makukuha mo per floors, babayaran mo rin per floors. Kunyari, nakakuha ka ng items dito. Hindi mo siya pwedeng iakyat sa Donki sa taas. Kailangan mo siyang bayaran dito bago ka tumuli sa taas. Eh, isa pa lang ang nakuha ko, yung nail cutter pa lang. Kaya mamaya, naakyat muna tayo sa taas. Kasi sa taas yung baka mas marami tayo mabili. Na, itong mas malaki sa taas. Ayan, may tax fee sila. Oh, Ichiran ramen set. Gusto ni Sis Tobin tayo. Ayan, oh. KitKat. Wow, may KitKat orange, KitKat melon. Ano to? Ano to mga to? Gummies? Gummy bear? Ito yata yung binibili nating mintya, guys. Ah, ito nga. Okay. Ayan, oh. Oh, ito nga yung binibili kong candy, guys. Yung mga mintya. Binili ko ng iba't ibang flavors. Ayan siya. 99 yen. Tax-free. Ito ang masarap. Ano nga ba yung nasarapan kami ni Mama? Almond ba or macadamia? Same. Parehong masarap to, guys. Hala. Ito, grabe to. Sikat to, di ba? Yung baked, ano, baked cheese. Ito ata yung nasarapan kami ni Mama, yung almond eh. 229 tax-free. Ngayon, kumbalin tayo ng almond. Ako, ito na ang favorite ni Sis. Nagpakita na po. Opo. Alam niyo na to, guys, sa lahat ng mga donkey halls natin. Hindi to nawawala, di ba? Kasi favorite ni Sis yan. Ito ang daming KitKat kaysa iba't ibang flavors. Pero dito lang tayo sa original. Ito rin, guys, isa sa pinakamasasarap ng chocolates din dito is itong Thunder. Favorite to ng mga ano ko, colleagues ko. Kasi diadalang ko sila niyan. Meron din palang green, oh. Ano itong green almond? Grabe, ang dami pa dito, guys. Eh. Daming mabibili sa Don Quixote talaga. Ito mga to, chocolates pa din. Ito rin, isa sa favorite ni Sis to. Parang Alfort din siya, guys, na bourbon. Pero assorted siya. Ah, ito, binunit natin si Mama ng pangkulay. So, ito, bili natin sa kanyang pangkulay. Sweet brown. 5.98 yen. Ang mura ng Cuervo dito, guys. 1.590 yen. Ano na siya? 750 ml. Okay, found it. Ang favorite nating Calpis. Kaso, tatlong piraso na lang siya, guys. Magtatanong ako kung may stock pa. Okay, since wala na nung nakabote, kuha na lang tayo nitong L-pack. Ito, guys, yung favorite yan ni brother-in-law. Kaya tanong ko kung how many pieces in one box. Ito ko, 20. 20? Yes, 20. Okay. Thank you so much. Arigatou. Bait niya, guys. Iniisip kong bumili ng isang ganitong box. Pero baka mahirapan akong dalin. So, kalahati na lang siguro kunin natin. Ayan, guys, kalahati lang kinuha ko. Baka may na pala kong bit-bitin yung isang box eh. Oh, ito, kuha tayo ng mga toothpaste. Ito gusto sa bahay, ito yung Nonyo. Pero mag-try din tayo ng mga ibang brand. Baka may magustuhan sila. Para yun naman ang bilhin natin sa susunod. Yan. Meron din pala silang mga iPhone cases dito, guys. iPhone 14 Pro Max. Bili din tayo ng iPhone case para may remembrance din tayo dito sa Fukuoka. Ito, guys, maganda, oh. Although I'm thinking kung ano yung kukunin kong kulay. Black or blue? Black siguro. Kasi silver yung kulay nung iPhone, di ba? So, parang mas bagay yung black. Ayan, ang tibay niya, guys, oh. 2690 yen. Sige, I'll get the black. Para bagay siya sa silver. Tignan nyo, guys, parang halos ganito yung nabili nating MK na bag kina Mama and Sis, no?
Pero tignan niyo yung mga price dito, mas mahal. Mas mura pa rin yung nabili natin, tapos brand new pa, no? Sa Tosu Premium Outlets. Saan ba tayo napunta, guys? May champion din sila dito. 998. Ito, 1590. Grabe, ang dami pa dito. So much to buy. Oh, our favorite, Roihi. Yan ang update sa ating cart. Okay na siguro yan, guys. Pila na tayo dito, guys, for tax-free counter. Tignan nyo naman kasi nangyari sa phone case ko, guys. Spigen pa naman to. Tama ba yung pagkakabaligkas ko? Spigen or Spigen? Yan, on dumi na niya. Yung una, ano to eh, parang beige. Ngayon, parang black beige na. Kaya bumili na ako ng iPhone case. Ayun. I see. Ngayon na nakita ko yung mga pinagdadampot ko, guys. Parang kinabahan ako. Kinabahan ako sa maleta ko. Hindi ko alam kung kakasya yan lahat. Oh my God. Ngayon ko na-realize, ang dami kong dilampot. Kasi meron pa tayong mga pinamiling mga ano, diba? Nakabahan ako. Anyway, malalaman natin yan mamaya. Yung total natin, guys. Pero di-discountan pa yan. Discount, ko pa. Na yung discounted price. Biglang akong kinabahan sa mga pinagbibili ko. Ano ba yan? Nung nakikita ko na siyang unti-unti binabalot, na-imagine ko na, oh my God, kasha ba ito sa maleta ko? Okay, ito guys, isa pa lang ito ha. Isang malaki pa lang. Ang sabi ni Kuya, tatlo daw yung dadaling kong ganyan. Ayan ang pangalawa. Oh my God. Ayan na guys. Oh my God. Hindi ko alam kung magkakasya ito sa maleta ko. Parang hindi talaga. Ang problema talaga ako guys. Paano ko ngayon talaga ito iuwi? Ang bigat. Parang mapuputol yung kamay ko. Grabe. Ayan. Kailangan ko na mag-abang ng taxi. Isa kaya pwede? Pwede kaya dito sumakay? Okay guys, let's go. Pinakita ko lang ulit yung sa Google. Kasi yan, tinipe lang niya. At least doon din. Okay na. Ay! Ah, kumain na tayo. Tayo po. Ano. Nalag-lag guys. Ang bigat. Grabe. Kuna na tayo. $1,350, guys. Yeah, 650. Yes, arigato gozaimasu. Thank you. Okay, thank you. Ngayon sinaki nating Uber taxi, guys, si Oji-san. Whew, we made it. Pasok na tayo, guys. Bigat nito, grabe. Iniwan ko muna dun yung mga pinamili natin, guys. Daan muna tayo ng Family Mart kasi parang nagugutom ako. Although may sandwich pa tayo sa taas, so baka bumili lang ako ng Pirukul. Ang naman yung Family Mart, guys. Meron tayong malapit dito, yung Daily Yamazaki. However, sarado na siya. So, doon tayo sa Family Mart. We're here na sa Family Mart. Diba, ang lapit lang natin. Ayun na yung Hakata Station. It's our last night here in Japan. I'm going to miss Japan. But we'll be back very soon. Ayun na, ang favorite natin, guys. This one. Total 1313. Hello. Thank you.
Okay, ito na ang ating Family Mart run. We're not gonna eat the rice. Yung egg sandwich lang kakainin natin. Bumili na lang akong rice. So we'll have a heavy breakfast tomorrow. Kasi I'm thinking now we're gonna have a long day tomorrow. So we're gonna make ourselves full tomorrow, first thing in the morning. Ano nangyayari? What's happening to me? Why am I speaking in English? It's because of the staff in Family Mart. He speaks English. So I thought I should speak English too. Char! Anyway, balik na tayo, guys. Okay, we're back in Napa Hotel. Pag past 1 a.m. na, guys, hindi na automatic magbubukas yung pinto nila. Kailangan na lang keycard. Kunin na natin yung pinamili natin. Ayan. Ganda na labi nila, no? Ito ba na may trolley? 1:30 na lang umaga ngayon, guys. And kakabalik lang natin dito sa kwarto natin. Pa ulit ako, initin ko yung egg sandwich kasi nandun yung microwave sa baba. Tapos, pwedeng kumuha dun ng ice para i-ice natin yung pirukuro natin. Yay! Nainit na natin ang ating egg sandwich. Walang energy, no? Yay! Naubos yung energy ko, guys, sa ano? Sa donkey shopping. Ang bigat! Tsaka nag-worry nga ako paano natin pagkakasyahin sa maleta. Pero bukas na natin yung problemahin. Meron pa naman tayong the whole morning tomorrow para problemahin yun. For now, isalin muna natin siya. I realized na mas masarap pala siya, guys, nang nasa yelo. Ayan o, gaganto mo siya. Kesa yung directly mo siyang iinumin. Kasi mas malalasap mo na, ang sarap naman ito. Ganon! May ganon pa, no? Ano yung straw nito? Yun. Buti na lang maganda-ganda yung napili nating hotel, guys, no? Kasi kahit napagod tayo, ang sarap magpahinga. Alam mo yung sarap na uuwian mo, ganon. Alam nyo yun, guys, yung sobrang komportable ng uuwian. Ano oras na? Grabe, 35 degrees kanina. Pero nung nagda-drive si Tito Maylin sa Toso, parang 37, no? Kahapon daw, 40. Init, no? Isipin nyo na lang yung real feel pa nun. Mas mataas pa, di ba? Kain tayo, guys, ang ating favorite. Ang ating walang kasawa-sawa na egg sandwich. Sumobra ako ng init, kaya sobrang init niya ngayon. Hindi ko mahawakan. Ngayon natin ating pirukuro. Guys, I promise, ang sarap talaga niya pag nasa yelo. Pag ganito, usually, wala naman akong ginagawa pag naka-uwi na tayo. Kung di naman ako gutom, usually, nag-freshen up na ako, tapos tulog na. Tapos sa trip na to, guys, hindi ako nag-alarm. Kasi usually, nag-alarm ako eh sa mga previous trips. Para, ano, sure na gigising ako ng ganung oras, hindi ako malilate, ganun. Pero this time, hindi ako nag-alarm. Parang, let's just go with the flow. And so far, di ba, okay naman, saya naman. Yun ang maganda kasi dito sa hotel na nakuha natin, guys. Napakalapit niya sa train station. Yun ang isipin nyo kapag maghahanap kayo ng hotel sa tutuluyan ninyo. Make sure na malapit kayo, guys, sa train station. Lalo na kung magko-commute kayo palagi. Unless magkukuha kayo ng mga tour, na susunduin kayo sa hotel, yun, okay lang na kahit hindi malapit. Pero kung more on DIY kayo, ganun, explore-explore, mga iba't ibang lugar, make sure nyo na malapit kayo sa train station. Kasi, ang laking bagay nung malapit kayo sa train station. Believe me, guys. Bonus na lang yung may maganda ka at malinis na hotel. Tapos, ang nakakatawa kasi dito, guys, may onsen pala itong APA Hotel. Although, I'm not sure if all APA Hotels have onsen. Pero this one, they have. Kaya parang makakapag-relax ka after your tiring day. Malulobot na yung camera ko, guys. End na natin itong vlog na to. Yung hall ng Don Quixote, baka i-separate na natin, guys, kasama ng mga shopping hall natin. Bye, good night. Thank you for watching this Fukuoka vlog and I'll see you on the next vlog. Bye.